Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na. Aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. TWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa buong magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo, kayo po ay nakatutok dito sa MP na may totong lakas, DWIZ 882 at napanonood din po sa pamamagitan ng LAU Channel 23 sa inyo pong mga telebisyon. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na Pebrero 8, 2024, silipin na po natin ang mga nanggigising na headline. Pinoy Gising! 7 katao patay sa panibagong landslide sa Davao de Oro. Sa gitna ng epekto ng El Niño phenomenon, mga lugar na nakararanas ng tagtuyot madaragdagan pa ayon sa PAGASA. Bilang ng mga walang trabaho sa bansa, bumaba. Ulat ng panibagong importasyon ng asukal, itinanggi ng SRA. Plebisito naman para sa charter change, hindi maaring isabay sa halalan ayon sa COMELEC. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Gising na gising sa oras na 4:00 makalipas ang ika-4 ng morning at sa detalye nga po ng mga nambubulabog na mga balita ng araw ng Thursday, 7 bangkay na ang na-recover sa nagpapatuloy na rescue operation sa naganap na panibagong landslide. Diyan po yan sa Barangay Masara sa bahay ng Maco, Davao de Oro. Ito'y makaraan nga po ang malakas na buhos ng ulan dulot nung nalusaw na low pressure area. Batay sa huling tala ng Maco Provincial o Maco Disaster o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot na sa 31 katao ang nasugatan habang 48 ang nawawala. Ay naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Davao de Oro, abot naman sa halos 800 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Bago ko nitong nailigtas ng mga rescue team ang 45 biktima mula sa 86 na empleyado ng Apex Mining Corporation na inisyal na iniulat na natrap dahil sa landslide. Sa ngayon nagpapatuloy nga ang rescue operation ng mga otoridad. Pinoy Gising! Sumampa na sa 300 pamilya, katumbas po yan ng 2,000 katao, ang apektado ng landslide sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Sunod na rin ito ay tiniyak Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno na nakahandang magbigay ng karagdagang tulong ang pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Sa katunayan anya, ay nakapagpaabot na ang ahensya ng 170 milyong pisong alaga ng ayuda sa mga apektadong residente. Sa kasalukuyan, 7 katao na ang nasawi sa pagguho ng lupa habang 48 iba pa ang nawawala. Pinoy Gising! Speaking of panahon, inaasang magpipik naman ang El Niño phenomenon ngayong buwan. Inaasang pong mararanasan yung rurok po ng El Niño. Itong inanunsyo ng PAGASA at saan nasa 35% hanggang 50% ng bansa ang maaring maapektuhan o makaranas ng mababa pa sa normal na pag-ulan. Ayon sa PAGASA, 24 na lalawigan sa Luzon, isa sa Visayas, ang makararanas ng tinatawag na tagtuyot sa huling bahagi ng Pebrero. Ngayon buwan po yan. Kaugnay nito, 17 probinsya naman
ang makararanas ng dry spell, habang 10 ang makararanas ng dry condition. Pinoy Gising! 14 na bayan na nga sa bansa ang nakararanas ng tagtuyot bunsod ng umiiral na El Nino phenomenon. Batay ito sa rainfall data ng PAGASA simula Setyembre na nakarang taon hanggang nito lamang Enero. Ayon sa PAGASA, sa pool ng tagtuyot ang mga lalawigan ng Apayao. So mga lalawigan pala, hindi pala mga bayan. Ang mga lalawigan ng Apayao, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao at Ilocos Norte. Bukod dito, nararanasan din ang epekto ng El Nino sa Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Palawan at Pangasinan. Sa inilabas na El Nino Advisory Number 7 noong Enero 5, iniulat ng nasabing Weather Bureau na patuloy na iiral ang malakas na El Nino ngayong buwan habang mararanasan ang warm event mula Marso hanggang Mayo bago ang tinatawag na neutral conditions simula Abril hanggang Hunyo. Pinoy Gising! Pagdating pa rin niyang pinamamadalina ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaukulang ahensya ang pagkumpleto sa mga proyekto sa lahat ng water projects sa bansa sa gitna na rin ng tumitinding epekto ng El Nino phenomenon. Sa kanyang kalumpati sa inaugurasyon ng Davao City Backwater Supply Project kahapon, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng water security. Iginit pa ng Pangulo ang kakulangan ng tubig ay hindi na lamang isang seasonal challenge, kundi isang permanente ng problema kaakibat ang climate change. Ang anumang balakid anya sa supply ng tubig tulad ng tagtuyot ay makasisira sa kalidad ng pamumuhay maging sa ekonomiya. Idinagdag pa ni PBBM na ang water scarcity o kakulangan ng tubig ang pinakamahirap na tugunan, siyang tunay naman sa lahat ng emergencies. Ngunit may iwasan pa rin ito sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano, nagkakaisang aksyon at malakas na political will. Pinoy Gising! Nagbabala ng mga ng Department of Health sa epekto ng El Nino phenomenon sa kalusugan. Ayon sa DOH Calabarzon Center for Health Development, Officer in Charge Joel Melchor Francisco, kabilang sa mga sakit na dapat bantayan ay ang heat cramps, heat exhaustion, heat stroke at dengue. Ipinaliwanag ni OIC ni Francisco na sa sandaling makalimutang takpan ang mga tubig, yung mga dramho ng tubig na inipon ng publiko, ginagamit itong breeding ground o dyan po nangingitlog yung mga lamok. Idinagdag pa ng opisyal na dapat ding mag-ingat ang mga mamamayan sa pagdumi dahil kumukuha ang ilan ng tubig sa hindi ligtas na water resources tuwing tag-init. Pinoy Gising! Pinamadali na ng Manila Water at Maynila ang mga proyekto upang mabawasan ang pagkuha nila ng supply ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan na pangunahin po nagsusupply sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ito'y sa gitna nga rin ang patuloy na pagsadsad ng water level sa nabanggit na dam bunsod nga ng epekto ng El Nino phenomenon. Dinatapos na ng West Zone Water Concessionaire, ito yung Maynilad, ang Poblacion Water Treatment Plant na kayang mag-supply ng halos 1 milyong sa 1 milyong consumer sa Southern Metro Manila kapag makumpleto na ito sa susunod na buwan. Ginagawa naman na ng Manila Water na nagsusupply sa eastern portion ng Metro Manila ang tinatapos na po nila, pinamamadali na itong Kalawis Water Supply System Project na kaya makapagserbisyo sa 900,000 residente sa Antipolo City at mga karatig lugar. Pinoy Gising! Sa iba pa rin tampok na balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa noong Desyembre ng nakarang taon. Sa pinakuling Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority, sumampa sa 96.9% ang employment rate noong Desyembre. Katumbas po yan ng mahigit 1.6 na milyong may trabaho.
Ayon sa PSA, ito na ang pinakamataas na employment rate na naitala sa bansa mula noong 2005. Mas mataas din na anya ito sa 49.64 million. So 1.6 million yung nadagdag na bilang ng employed noong November 2023 at 49 million noong December 2022. Samantala, bagya namang tumaas ang underemployment rate o yung mga individual na may trabaho pero kulang ang sweldo o kaya yung mga trabahong hindi po nakahanay sa kanilang tinapos na kurso o skills. Pinoy Gising! Mas pag-uusahin pa ng pamahalaan ng paglikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ito'y makaraang bumabanga ang unemployment rate sa bansa sa 3.1% noong Disyembre mula sa 4.3% sa kaparehong panahon noong 2022. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, sumasalamin ito sa matagumpay na paghimok ng administrasyon sa paglikha ng mas maraming negosyo sa Pilipinas. Huwag din ito naniniwala ang kalihim na magpapatuloy pa ang pagbaba ng bilang ng mga walang hanap buhay sa bansa dahil sa pagtatayo ng social at physical infrastructure na tutugon sa pangangailangan sa sektor ng paggawa. Kumpiyansa rin si Balisacan na mas gaganda pa ang kalagayan ng labor force dulot na rin ng iba't ibang pulisiya na nagpapasikla sa ekonomiya. Pinoy Gising! Sa oras na 23 sandali makalipas ang ikapat ng morning, inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bababa pa o babagal ang inflation rate ng bansa sa mga susunod na buwan. Ito'y matapos nga makapagtala ang Philippine Statistics Authority ng 2.8% na inflation rate nitong Enero kumpara sa 3.9% noong Disyembre. Ayon sa BSP, magiging moderate o katamtaman lamang ang inflation sa unang bahagi ng taon ngayon pong first quarter bunsod ng gumagandang supply ng mga pangunahing bilihin. Gayunman, maaaring panandali ang tumaas ang presyo ng mga bilihin sa ikalawang quarter ng 2024 dahil sa dry season na posibleng pabagali ng produksyon ng mga agricultural products. Pinoy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report! OPAPRO, i-create na walang katotohanan ng umano'y korupsyon sa decommissioning process ng MILF. Alamin po natin ang kabuuanang detalye buhat kay Patrol 17 Jopel Peleño. Malisyoso at walang basehan ang umano'y korupsyon sa decommissioning process ng MILF ginawa ni Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. ang pahayag matapos na questionin sa Senate Inquiry ng Committee on National Defense and Security, Peace Unification and Reconciliation ang umano'y mabagal na pagpapatupad ng decommissioning process. Paliwanag ni Galvez, sumasailalim sa mabusising verification ang mga benepisyaryo na tumatanggap ng 100,000 cash assistance para masigurong lehitimo ang mga ito na siyang dahilan kaya't bumabagal ang proseso. Giit ng kalihim, direktang isinusumite ng MILF ang validated list ng mga combatants at armas sa International Decommissioning Body o IDB na muli namang nagsasagawa ng verification and inventory. Tumutulong aniya dito ang verification and monitoring assistance teams o VMATs na kinabibilangan ng mga kinatawan ng Turkey, Brunei, Norway, AFP, PNP at MILF. Tinatayang aabot ani Galvez sa 26,132 MILF combatants at 4,625 firearms ang dumadaan sa proseso ngayon ng decommissioning. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may tanong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Sa iba pang balita, problema sa kakapusan ng tubig, patuloy na tinutugunan ng pamahalaan. Kabuuan ng report mula naman kay Patrol 13 Gilbert Perdez. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may magagawang mga hakbang upang mapigilan ang suliranin hinggil sa kakapusan ng tubig sa isang event sa Davao City. Inihayag ng presidente na nananatiling pinakamahirap na tugunan ang krisis na may kinalaman sa tubig. Ganun pa man, maaarihan niya ito mapigilan sa pamagitan ng foresight, tamang pagpaplano, nagkakaisang aksyon at political will. Mas maiging asahan na arawaan niya ang mga problemang maaaring dumating kaysa magdulot ng sorpresa at magdulot ng pagkabigla. Patrol 13, Gilbert Perdez, para sa Himpilang Maitodong Lakas, DWIZ, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. DSWD na mudmud naman ng relief supplies na mudmud sa mga pamilyang naapektuhan ng Shoreline sa Davao at Caraga Regions. Ang report mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Patuloy sa pamahagi ng relief supplies ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Caraga, Soccsergen, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Davao Region dulot ng Shoreline. Aabot sa 15,000 family food packs at 1,000 modular tents ang ipinagkaloob ng DSWD sa mga naapektuhan ng walang patid na pag-ulan sa nabanggit na mga rehiyon. Ayon kay Social Welfare Soccsergen Regional Director Loreto Cabaya Jr., tuloy-tuloy ang paghahatid nila ng serbisyo, partikular sa mga displaced families. Bukod pa dito, nakantabay rin ang 2,000 family food packs at mahigit 77 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na handang ipamahagi sakaling kailanganin. Tiniyak naman ni Social Welfare Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez na hindi titigil sa paghatid ng serbisyo ang departamento. Sinabi ni Lopez na sapat pa ang pondo para sa distribusyon ng mga ayuda. Sa ngayon ay patuloy na minomonitor ang DSWD ang kalagayan ng mga pamilyang nagsilikas. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang Maitodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagtanggap naman ng mga sundalo na maitalaga sa Mabulis Island Detachment, kinilala ng AFP Chief. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Nagbigay ng mensahe ng pasasalamat si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa mga sundalong nagbabantay sa Mabulis Island sa Batanes na siyang pinakadulong isla sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Payag ni General Bronner, kanyang hinahangaan ang sakripisyo at dedikasyon ng tropa na tinanggap ang tungkulin na maitalaga sa Mabulis Island Detachment. Napakahalaga aniya ng papel na ginagampanan ng mga naka-assign sa Mabulis Island para sa territorial defense ng Pilipinas. Bumisita si General Bronner sa Mabulis Island kasama si Defense Secretary Gilbert Teodoro at ilang high-ranking officials sa militar at pamahalaan para masiguro ang mataas na moral at kapakanan ng mga sundalong nagbabantay doon at alamin ang territorial defense capabilities sa lugar. Ilan lamang ito sa mga hakbang na ginagawa ngayon ng AFP para paghandaan ang kanilang transition patungo sa external defense mula sa kasalukuyang internal security operations. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang Maitodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Public Transport Modernization Project sa Davao magiging template sa mga susunod na transport system ayon kay PBBM. Isa pang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdez. Posibleng magsilbing template sa mga susunod pang mass transport system sa buong bansa ang Davao Public Transport Modernization Project o yung DPTMP. Payag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos lagdaan ang mga kontrata para sa proyekto, kasabay na rin ng selebrasyon ng founding anniversary ng Department of Transportation o DOTR sa Davao City. Ayon kay Pangulong Marcos, patatasin ito ang accessibility at productivity ng mga mananakay at magbibigay ng opsyon sa mga ito na mas piliin ang pagsakay sa public transport kumpara sa kanilang pribadong sasakyan. Mas mabilis at mas komportable daw ito at makakatulong sa road decongestion sa buong syudad. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa Himpilang Maitodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
DA nagbabala naman sa posibleng epekto ng easterly sa ilang lugar sa bansa. Sa pag-report, nagbabalik si Patrol 30 Jelly Mendez. Nagbabala ang Department of Agriculture sa mga lalawigang nakararanas ng masamang panahon, bunsod ng epekto ng easterlies at iba pang weather disturbances na batid na patuloy na nakararanas ng maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan sa bahagi ng Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, Southern Leyte, Bohol, Batanes, Metro Manila at nalalabing bahagi rin ng bansa dulot ng easterlies, northeast monsoon o yung hanging amihan at ng localized thunderstorm. Pinag-iingat ng Department of Agriculture DRRM Operation Center ang mga residenteng nakatira sa mga nabanggit na rehiyon na maging alerto para sa biglang pagbuhos ng ulan na maaaring magresulta sa pagbaha at pagguho ng lupa. Mahigpit ding binababantayan ang mga major river basin at major dams o ang tinatawag na water reservoir sa buong bansa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad agad DWIZ Patrol Report. Alright, unang pagsupoy ng mga balita mula po sa ating mga IC Patrol Reporters. Dako naman ho tayo sa Police Report. Metro Patrol Report. Mula po sa ating Metro Patrol dyan sa Camanava, ihatid ni Aling Beth Samson. Aling Beth. Naharap ang dalawang drug suspects sa kasong paglabag sa Section 5 Sale of Dangerous Drugs at Section 11 Possession of Dangerous Drugs Act of RA-9165 sa Caloocan ng Masakote sa kinasang bypass operation. Makarang magpositibo sa validasyon ang ibinigay ng impormasyon ng mapagkakatiwalang impormante. Pinangunahan ng mga operatiba ng Chief of Police DOEU CCPS sa pamumuno ni Police Captain Emmanuel Aldana sa pakikipagkoordinasyon sa PDEA ang operasyon na nagresulta naman sa pagka-aresto sa dalawang target ng bypass operation. Kinilala ni Caloocan Police Chief Police Colonel Ruben Lapesta ang mga naarastong suspect na sina alias Wakwak 59 ng Palon Street Barangay 69 ng lungsod at alias Jeff 28 ng 2003 Galileo Street Barangay 185 Caloocan City. Sa ulat, alas 11:20 Martes ng gabi sa Ali 1st Avenue, Barangay 120, Caloocan, na makipag-transaksyon ang pulis na nagpanggap na pusher buyer kasamang isang backup na pulis. Nakumpiska naman sa mga suspect ang 72.4 gramo ng shabu na may standard drug price na 492,320 pesos at bypass money. Pansamantala lamang nakapiit sa DEU-CCPS ang dalawang suspect habang inihahanda ang pagkasailalim sa inquest proceedings. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ! Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa ikalawang sigwada na ng Pinoy Gising. Sa pagkakato ito, tayo po ay magtungo. Alamin po natin ang ilang pag-uulat mula sa probinsya. Ronda, probinsya! Ikalawang high-value individual na sangkot umano sa illegal na droga, Timbog. Diyan po yan sa Bicolan. Detalye atid ni Melvin Machan. Melvin? Sa dalawang magkahiwalay na anti-illegal drug operation ng Naga City Police Office, dalawang high-value individual ang nahulog sa kanilang kamay matapos kumagat sa ikinasang anti-illegal drug bypass operation sa magkahiwalay na lugar sa Naga City at Camarines Sur sa Barangay Sagurong sa munisipyo ng Pili na aresto si alias Anthony, residente ng Barangay Igualdad, Naga City, ngunit nangungupahan ng isang apartment sa katabing munisipyo ng Naga. Umaabot sa 275 grams ng shabu na nagkakalagang 1.8 million pesos ang
ang na-recover ng mga operatibang ng Naga City PNP at ng Pili Municipal Drug Enforcement Unit. Sinundan ito ng pagkakaaresto ng isa pang 35 years old na binata, walang trabaho, residente ng Barangay San Agustin sa munisipyo ng Kanaaman, Camarines Sur, ngunit na-aresto sa Barangay Sabang sa Naga City. 374,000 pesos ang kabuang halaga ng 55 grams ng ubo ni shabu na nakumpiska sa suspect. Sa dalawang magkahiwalay na police operation, umahabot sa mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu ang na-recover ng Naga City Police Office. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, walang balak ang Sugar Regulatory Administration na mag-angkat pa ng maraming asukal. Ito ang nilinaw ni SRE Administrator Pablo Luis Ascona, kasunod ng bayag ng grupong Sugar Council laban sa pag-aangkat pa ng karagdagang imported sugar. Ayon kay Administrator Ascona, may tuturing ang nasabing alegasyon na libelous o mapanirang puri. Matatanda ang tinutulan ng Sugar Council na binubuo ng Confederation of Sugar Producers Association, National Federation of Sugar Cane Farmers at Panay Federation of Sugar Cane Farmers ang sinasabing panukala ng SRE na payagan ang mga trader na mag-angkat pa ng asukal upang matugunan ang mababang mill gate price nito. Pinoy Gising! Hindi na nagmungkahi ng karagdagang pag-aangkat pa ng asukal ang SRE dahil nga sa labis na supply ng refined sugar. Ito naman ang inihayag ng United Sugar Producers Federation o UNIFED. Sinabi ni UNIFED President Manuel Lamata, baluktot umano na hatian ng asukal sa mga naaapektuhan o naapektuhang mga magsasaka ng o mga magtutubo na naghihintay ng intervention mula sa gobyerno. Anya, ang Sugar Council ay tinututulan din anya ng Sugar Council ang pangalawang programa kung saan ang mga negosyante ay bibili at magre-reserba ng local supply na idaragdag naman sa paunang 5 billion pesos BIPAC local sugar scheme mula sa pamahalaan. Kung sakaling mag-angkat ng sobrang supply ng asukal, posible rin anya magtaas ang presyo ng farm gate o mill gate nito. Pinoy Gising! Samantala, inanunsyo ng Commission on Elections na hindi sila maaaring magsagawa. Inamin po ng COMELEC na hindi sila maaaring magsagawa ng plebisito sa susunod na taon kung kailan magsasagawa rin ng dalawang malaking halalan sa Makatwid, hindi maaaring pagsabayin. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, noon pa nagpasya ang Supreme Court na hindi maaaring isama sa regular election o hindi maaaring isabay sa regular election ng plebisito para sa pag-amyenda sa saligang batas. Iginit pa ni Garcia na dapat na magkaroon ng malinaw na pag-iisip ang mga botante at hindi maguluhan kapag bumoto. Sa lukuyan na naghahanda ang poll body para sa midterm at barangay election sa susunod na taon. Pinoy Gising! Nabunyag naman sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms ang umano'y ayuda for signature modus ng PBA Partylist Group para sa People's Initiative o PI sa Davao Region. Ayon kay Senator Amy Marcos, chairperson ng komite, mga local coordinator ng naturang partido ang kumikilos para mangalap ng pirma mula sa mga residente. Pinangakuan niya mga koordinator ang mga signatory ng ayuda mula sa TUPAD at Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD. Ang mga nautusan naman umanong mangalap ng pirma, pinangakuan ng tiga 4,000 pesos kapalit ng makukuha nilang tig 250 lagda sa mga residente. Lumutang din sa hearing ang mga testigo na pawang nagpakita ng mga claim. Meron ho kasi silang ipinakita na stub o coupon at sinabing hindi ipinaliwanag sa kanila ang mga dokumentong pinapirmahan. Sa pagharap
ng barangay chairman ng Agdao Sentro sa Davao na si Rene Estrope. Ipinakita nito sa presidential sister ang isang green envelope, laman ng signature campaign na galing umano sa isang Benzaryap na coordinator ng PBA party list. Aminado si Estrope na gusto nang bawiin ng mga residente sa kanilang lugar ang pirma dahil blanco pa rin sila kung ano ang kanilang nilagdaan. Pinoy Gising! Mapila naman si House Majority Leader Manuel Dalipe na lumantad na mga senador na tutol at pabor sa pag-amienda sa economic provisions ng saligang batas. Ito'y matapos ang anunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi nila mamadaliin ang deliberasyon ng resolution of both houses number 6 dahil kailangan itong mabusising talakayin. Igreet ni Congressman Dalipe na dapat munang dapat maging transparent o wala silang itinatago sa mga mamamayan at magiging basehan ito kung sino ang iboboto ng mga mamamayan sa 2025 midterm elections. Inamo naman ni Bataan First District Representative Geraldine Roman sa Senado na magtapatan na lang hinggil sa issue. Pinoy Gising! Nangangamba naman ang ilang leader ng Kamara sa posibilidad na mapolitika ang panukalang economic charter change. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, ito'y kung papaabuti ng pagdinig hanggang Oktubre. Ipinaliwanag ni Congressman Dalipe na ito'y dahil magiging abala na nga sila, yun na, sa 2025 midterm elections sa nasabing buwan filing na po kasi ng Certificate of Candidacy pagsapit ng Oktubre. Idinagdag pa ng Kongresista na kung magsasagawa ng plebisito para sa Chacha, hindi ito dapat isabay sa halalan. Pinoy Gising! Samantala, agad inendorso ni House Speaker Martin Romualdez ang paglalabas ng tulong para sa mga biktima ng sunog sa Puerto Princesa sa Palawan. Si Romualdez ang tumatayong caretaker ng Congressional District ng namayapang si Palawan na Representative Edward Hagedorn. Dakong umaga kahapon ang sumiklab ang sunog sa Barangay Pagkakaisa at Barangay Bagong Silang na tumupok sa mahigit 450 kabahayan at nakaapekto sa 920 pamilya. Inihahanda na rin ang tanggapan ng House Speaker at Tingog Party List ang nasa 3,500 food packs para sa mga nasunugan na mula sa Personal Calamity Assistance Fund ng House Speaker at Tingog Party List. Inihahanda na ng City Social Welfare Development ang lista ng mga naapektuhan ng sunog. Batid ang pangangailangan ng kagyat na tugon, agad inendorso ng Speaker Romualdez ang alokasyon ng tulong mula sa 2024 General Appropriations Act. Kabilang dito, ang ₱10,000 ng alaga ng ayuda kada apektadong pamilya sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations ng programa ng DSWD. Ang lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa at pamilya Hagedorn ang nakipag-ugnayan para sa hinihinging tulong. Siniguro naman ng leader ng Kamara na tutulong ang pamahalaan sa mga biktima at nangakong aagapay sa kanilang pagpangon. Ang tanggapan ng House Speaker katuwang ang DSWD at iba pang ahensya ay tinatrabaho na ang mabilis na pamamahagi ng ayuda. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, hindi umano magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tugon ito ni dating presidential spokesperson Harry Roque makaraang makatanggap siya ng text message mula sa dating Pangulo upang ipagbigay alam sa publiko kung ano ang kanyang gagawin sakaling arestuin siya ng ICC. Ayon kay Attorney Roque, haharapin ni dating Pangulong Digong ang ICC pero hindi nga siya magpapahuli ng buhay o hindi siya magpapa-aresto. Inihayag naman ni Senador Bongo na hindi kinikilala ng dating Pangulo ang ICC kaya't hindi siya magpapa-aresto rito. Nagbabala rin si Senator Go na sisiklab ang kaguluhan kapag sinubukang arestuin si Duterte sa Davao City. Pinoy Gising!
Idinepensa naman ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRZB ang desisyon nitong suspindihin ang dalawang programa ng Sunshine Media Network International o SMNI upang protektahan ang mga Pilipino sa hindi umano kanais-nais na content nito. Ayon kay MTRZB Chairperson Lala Soto, nakabatay ang kanilang desisyon sa prinsipyo ng due process. Magugunit ang sinuspindi ng MTRZB ang programa ng SMNI na Gikan sa Masa para sa Masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at laban kasama ang bayan. Ang SMNI ay pagmamayari ng kontrobersyal na televangelist na si Pastor Apollo Quibuloy. Umapila naman ang SMNI, subalit ibinasura ito ng MTRZB at pinalawig sa 28 araw ang naunang 14 na araw na suspension nito. Noong Disyembre, ipinatupad ng MTRZB ang 14-day preventive suspension laban sa dalawang programa kaugnay ng banta ni dating Pangulong Duterte kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dahil sa pagkakalat-umano ng mga host na sina Lorraine Badoy at Ka Eric Celis ng maling impormasyon kaugnay ng gasto sa biyahe ni House Speaker Martin Romualdez. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. D-W-I-Z. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Tayo po nasa uling bahagi na po ng Pinoy Gising ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Pebrero a 8 na po, TBD Throwback Thursday. Ngayon po ay kumbaga handang-handa na at abalang-abala na po yung ating po mga kababayan po natin, mga Filipino-Chinese, lalo na po mag-Chinese New Year, mag-Lunar New Year. Holiday po bukas. Sa Sabado po ay busy-busy po ang Binondo, Maynila at yung iba pa pong mga Filipino-Chinese community sa ating pong bansa, sa Cebu rin at sa Davao. Samantala, sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita, muling iginiit ng Department of Social Welfare and Development na walang anumang operasyon ang gagawaran na may kinalaman sa tinatawag na ayuda scam. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Romel Lopez, sa isinagawang pagdinig kasama ang kumite ni Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Aimee Marcos ay walang ebidensya na nakapagtuturo na sangkot ang sinumang DSWD official sa nasabing scam. Sunod nito, muling pinaalalahanan ni Asik Lopez ang publiko na hindi para sa anumang pirma o inisyatibo ang kahit na anong programa ng ahensya. Sa atin pong mga kababayan, yun nga po ang ating pronouncement. Let us be vigilant and make sure na yung pinapangako po sa atin ay may patutunguhan. Dahil ito pong atin pong mga assistance to individuals in crisis situation, yung atin pong iba pang mga programa ng DSWD, ay hindi po yan tayong ipangako ninuman. Bagkos may mga sistema po tayong sinusunod, may mga guidelines po tayong sinusunod for us to be able to help them. Hindi po ito kapalit ng pirma for a certain initiative at wala pong pananalapi ang na-distribute o na na-disburse ng DSWD in line po dun sa allegedly ay ginagamit po na inisyatibo. Samantala, muli namang tiniyak ni Asik Lopez na mananatiling tapat ang serbisyo ng DSWD at hindi gagawa ng anumang bagay na durungi sa integridad ng kagawaran. Tayo po una ay subject po ng guideline ng Civil Service Commission. Tayo po ay dapat a political. Tayo po ay implementing agency and we should remain that way. At sa ganun, yung atin pong mga trabaho ay hindi po nahahaluan ng biases. And yan po ay sinusunod natin. And at the same time, yung atin naman pong mga ground staff, ground rule, yan naman po ay sumusunod po sa mga panuntunan ng ating mga programa. At we cannot deviate from the guidelines or the implementing rules and regulation of any program. Sabihin natin, pinapanatag po natin yung kalooban ng ating mga kababayan na we will never engage in such practice. Yan po ang tinig ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Romel Lopez sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, ipinaubaya na ng Department of Interior and Local Government sa Department of Justice ang posibleng pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hirit nitong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang tugon
ni DILG Secretary Benor Abalos nang matanong kung may kaakibat man parusa ang pagpapalutang ng secession ng Mindanao. Paahala na anya ng DOJ na pag-aralan ang naturang isyu maging sa posibleng hakbang nito. Samantala, sa issue naman ng People's Initiative, iniayag ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na hanggat walang pamimilit o panunuhol o paglabag sa batas o layunin sa konstitusyon ay hindi anya maaring manghimasok ang pambansang pulisya. Maging anya ang alegasyon ng panunuhol kapalit ng pirma para sa PI ay hindi masasabing paglabag sa saligang batas hanggat walang matibay na pruweba. Pinoy Gising! Naniniwala naman si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na hindi sedisyon ang panukala o panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Gayunman, iginiit ni Carpio na katawa-tawa ito dahil imposibleng mangyari ang nais ni dating Pangulong Digong. Ayon sa dating maestrado, ang Armed Forces of the Philippines ang unang tututol sa kanyang isinusulong na ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Matatandang pinalutang ni dating Pangulong Duterte at dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez ang nasabing panukala noong nakarang linggo sa pamamagitan ng pangangalap ng lagda. Pinoy Gising! Samantala, target ng Commission on Elections na muling mag-issue ng Voters Identification Cards. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sinimulan na nilang pag-usapan o talakayin ang posibilidad na magkaroon muli nito ngayong taon. Umaasa naman si Garcia na maibibigay ng poll body ang initial batch nito sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. At tatandaan nitong Disyembre 2017, sinuspindi ng COMELEC ang pag-i-issue ng voter's ID matapos magkaroon nga ng national ID sa Pilipinas. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, nagsamba ng reklamo ang transport group na Manibela laban sa mga opisyal ng DOTR. At kaugnay po yan ng pagbawi ng prangkisa sa mga unconsolidated public utility vehicles, mga jeep. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, nilabag ng mga opisyal ang Konstitusyon at Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa pagsusulong ng PUV modernization. Kabilang sa mga sinampanang kaso, sina Transportation Secretary Jaime Bautista, Office of Transport Cooperative Chairman Andy Ortega, at si Land Transportation Franchising Regulatory Board Chairman Teofilo Jojo Guadis III. Samantala, wala pang natatanggap kopya ng reklamo sina Secretary Bautista, pero ayon dito ay pag-aaralan na nila ang mga alegasyon laban sa kanila. Pinoy Gising! Alright mga katodos, tayo po ay wala ng oras. Sumasapit na po tayo sa ating pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Thursday. Pero bago tayo magpaalam, pasadaan muna natin ang pagbati yung ating mga suking taga-subaybay na nasa nakikinig po sa kanina po mga talapitan at nanonood sa pamagitan po ng cellphone, television, o kaya laptops at tablets. Si Ferdy Monsaya, good morning Nelson, Malina. Uy, meron daw pong snowstorm dyan po sa Northern California sa USA. Hideyoshi Hasegawa, Jaylon Ramon Abadillo, Susan G. at sina ayan, Albert Hernandez, good morning po. Ba may snowstorm pala? Kaya pala nilalamig si Tandem John Ibanez na nandyan po sa California na ayan, nagbabakasyon po. Pero babalik din po si Kuyang John Ibanez, dala-dala po ang size 10. Salamat na, Kuyang John. Salamat si, nga pala kasi ano dyan. Anong oras ba dyan? Glenn Espaldon, good morning guys. Nestor Rivera, marami pong salamat from North Cotabato. Pasadaan muna natin ang isang pong patama quote for the day. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuti mo kahit ang mga nakapaligid sa'yo ay hindi mabuting tao. Totoo nga naman, sa mga katuwid,
tayo po ay gumawa ng mabuti sa kabila nga po ng mga masamang nakapalibot po sa atin. Wala pong ano yan, wala pong bayad ang pagiging mabuti, pero meron pong sukli. Galing po yan sa taas. Alright? At, alright, tayo po ay nagpapasalamat din sa ating po mga nakasama pala sa ating mga sa ating po mga nakasama sa News Center at sa Aliw 23 at sa DWIC.